Good morning mga kabilbil! Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroon ngayon. Ngayon po ay magbe-bake tayo ng cheesy mamon. At ito po ang ating mga ingredients. 1 1/4 na cake flour, 4 egg yolks, 4 egg whites, 1/4 na sugar, 1/4 na cooking oil, 1/2 na gatas o fresh milk, at 1/4 teaspoon ng salt, at 2 teaspoon ng baking powder. Gagamit din po tayo ng cheese at butter para sa ating toppings mamaya. Ngayon po, itong ating mga ingredients ay dinoble ko lang po kasi gusto ko marami akong gawin ngayon kasi meron akong bisita mamaya. So, dinoble ko lang po ito. Pero yung ingredients po na sinabi ko kanina, yun po ang eksaktong ingredients. At ilalagay din po namin sa description box mamaya. Gagamit din po tayo ng molder para sa ating cheesy mamon. Ngayon po, ang una natin gagawin ay pagsasama-samahin lang po natin ang egg yolk, fresh milk, at ang ating oil. Sama na rin po natin ang ating asukal. Haluin lang po natin maigi hanggang sa matunaw ang ating asukal. Haluin po natin hanggang matunaw ang asukal. Ngayon po, tunaw na yung asukal. Ilalagay na natin ang cake flour. Salain po natin. Sama na rin po natin ang asin at ang ating baking powder. Haluin po natin hanggang wala na siyang buo-buo na nakikita. Set aside po muna natin at gagawa tayo ng meringue. Kailangan po, yung egg whites nyo ay walang tubig, walang nahalong egg yolk. Kasi once na may nahalong tubig or egg yolks, hindi siya mabubuo. Kaya iwasan nyo po na malagyan siya ng tubig or kung ano man ang maahalo sa kanya. Ngayon po, bumubula na siya. Ilalagay na natin yung asukal paunti-unti. Okay po, ito na yung ating meringue. Yung kahit itaob mo siya, hindi siya mahuhulog. Oh. Ganyan po ang ating nahanap. Ngayon po, ay imimix na natin dito dahan-dahan sa ating cake flour. Cut and fold lang po. Halo natin na ganyan. Paunti-unti. Para hindi bumagsak ang ating Ngayon po, nailagay ko na sa aking molder at napainit ko na rin yung aking oven. Ngayon, i-bake natin siya ng 20 to 30 minutes. Ngayon po, ilalagay na natin sa oven. Sa gitna po, natin siya ilalagay para hindi matunog. Ayan na po, malapit na siya. Hintayin lang po natin medyo mag-brown, ang light brown sa ang ibabaw. At ready na po yan. Luto na po siya. Ito na po ang ating cheesy mamon. Palalamigin lang po natin at lalagyan na natin siya ng toppings. Ayan po, ganda. Ngayon po, lalagyan na natin siya ng toppings. Butter, spread nyo lang ng butter.
lagyan nyo ng cheese. Ayan. Ayan na po. Ito na po. Try natin buksan ha. Ayan na po ang tingnan niyo na po, napaka what? Oh, napaka soft ang texture niya, oh. Napaka lambot. Come here, girl. Tikman. Ito na po ang ating finished product na cheesy mamon. Gawin niyo po ito at i-share niyo sa inyong mga friends. At hindi kayo mapapahiya. Masarap talaga siya. Maraming salamat po sa aking mga bagong subscriber. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. At mabuhay po tayong lahat. Sana po ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po. Bye!